Good day mga katarantado, welcome back sa aking channel at ating pag-uusapan ang kakalabas lang ng motor ng SYM or Mitsubishi Motor Philippines. So nakarang linggo na lang mga kuys ay nibintahan tayo at pumunta tayo sa isang free test ride ng Mitsubishi sa kanilang paglalabas or sa kanilang paglo-launch ng BF3i version 3 185cc na ilalabas nila ngayong buwan na ito. Pero nilabas na nila nakaraan kasi pumunta doon tayo para mag-B-roll. Naging features pa tayo sa kanilang Facebook page na SYM or Mitsubishi Motor Philippines. At doon nga nakikita nyo na nandun tayo, yung picture natin, video natin, all in. Pero yung photoshoot at yung video na kinuhanan sa amin na hindi pa nabigay sa amin kasi yun nga dapat ang amin i-intro or gagamitin namin sa amin intro mga katarantado. So ngayon, atin muna pag-uusapan ang SYM BF3i version 3 185cc. Let's go! So mga boys, yung ating unahin muna natin ang kanyang features na may yung fuel tank niya ay large ng capacity ay 7 liters. Medyo malaki na to para sa mga nag-rides na mga grupo-grupo dyan. Tapos ang throttle body niya ay merong 30mm. Laki din ng throttle body niya para ma-increase yung kanyang performance at ang engine power to torque. Tapos adjustable brake clutch alloy lever. Adjust na, hindi nyo na pwedeng mag-aftermarket para bumili pa ng mga adjustable na mga brake. At meron siyang digital analog display na makikita na dun yung engine check, oil check, engine temperature, clock battery, power, anti-locking braking system, or ABS. Isa sa mga pinagyayabang dyan ng Mitsubishi or SYM ay yung kanilang first ever in the Philippines underbone. SYM lang po ang nakakauna ngayon na naging ABS underbone. Tapos yung daytime running light niya ay meron siyang full LED na sobrang liwanag na makikita man sa umaga at gabi. Hindi mo siya malintana na walang ilaw kasi nga malakas nga itong ilaw na to. Tapos yung kanyang engine na single levered cam, 4 stroke liquid cooled single cylinder and merong 185cc. Yung kanyang rear lamp naman ay striking to LED rear lamp with maximum emitting power. Tapos yung backseat grab bar niya naman ay talagang dinisign para sa inyong OBR. So ngayon, punta na tayo sa kanyang specification. Mamuna tayo muna sa kanyang makina. Yung type ng kanyang makina ay ganun nga. Single overhead cam, 4 stroke, liquid cold, single cylinder. Tapos yung bore and stroke niya ay meron siyang 63.5 by 57.8mm. Bore and stroke niya po yan ha. Tapos yung displacement niya ay meron siyang 183 cubic centimeter full na yan. Maximum power na 14.7kW at 900rpm. Maximum torque na nasa 17.Nm at 7,500. Tapos ang compression ratio niya is 11:1:1. Fuel system, syempre electric fuel na siya. Fuel injected na. Meron siyang 6-speed. Clutch type siya with multi-disc clutch. Starter electric. Ignition niya is transistor ignition. Punta na naman tayo sa kanyang chassis mga koys. Front suspension niya telescopic forks. Rear suspension niya telescopic coil. Alam ko ano to monoshock. Ba't nakalagay sa rear suspension ng ano niya? Bakit telescopic coil? Monoshock nga siya. Di ko gets. Front brake niya single 250mm disc ABS. Rear brake niya single 200mm disc. Hindi siya dual ABS. Front tire niya na nasa 90-80-17 tubeless. Rear type 120-70-17 tubeless din. Yung bigat niya ay nasa 124kg. Yung seat height niya ay nasa 790mm. Medyo mababa siya konti kasi Filipino height nga lang to si BF3i. Wheelbase niya nasa 1290mm. Ground clearance niya ay nasa 150mm lang, di ba? Kaya kahit 5'4 dyan,
kakakangaka yan, 5.5. Fuel capacity niya ngayon nga 7 liters. Battery niya nasa 12 volts, 7 amp, maintenance free, MV. Tapos meron siyang tatlong variant, tatlong kulay. Meron siyang black, red, meron siyang gold, meron siyang blue. Yan ang kanyang kanyang description ng kanyang variant. So guys, meron ditong variant sa Sigwell nga na wala dito sa Pilipinas. Meron dito itong kulay blue. Dito yun sa Pilipinas. Meron ito yung meron sa Pilipinas na ang mugs niya ay gold. Lahat ng mugs dito sa Pilipinas ng BF3 ay gold. Wala siyang black, wala siyang red, gold lahat. Itong blue meron, pero itong red, iba yung kulay na pagka na red dito eh, na red na nilabas dito, hindi katulad ng ganito na may pagka maroon. Tapos itong black, wala to. Kasi alam ko, ang meron dito, red, blue, and gold. Ang nilaunch dito ay gold lang. Gold, blue, and red. Yun ang nilaunch dito. Pero alam ko, itong red na to, ay nilaunch to sa Malaysia. Pagdating dito sa Pilipinas, binago. Binago yung kulay niya. Siyempre, ang kanyang presyo, mga koys, ay nasa 19,800 pesos. It's share ko lang sa inyo, itong motor na Underbo na A185cc sports naked bike na to. Hindi ko lang kung naked bike or sports or sports bike. Eh, siyempre, isa rin to sa mga race bike. Kumbaga, pwede nilang gamitin sa mga drag race, sa mga ano. Ay, kasing presyo lang naman ng bagong Honda Airblade 160 na 19,500. Yahoo! Diba? Kung mapipiliin kayo, mga koys, ano sa tingin nyo ang dapat nyo piliin? Itong SYM BF3i version 3 185cc, yung Honda Airblade 160 na ABS na, SYM ABS na rin, down below sa mga gusto. Ano rin sa dalawa ang bibili nyo? Ayun, mga koys, sana yun eh. Yan, sana mga koys ay meron kayong sana mga koys ay na. So ayun, mga katarantado, kung hanggang dito ay napanood nyo pa rin hanggang sa huli, ay maraming salamat. At kung nalimutan mo po mag-subscribe sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mga koys, para sa mga kakaibang trip na naman ni Kuya King pagdating sa kalsada. So ayun, God bless. Ay, ito lang masasabi ni Kuya King lagi sa inyo. Be safe, be strong. This pandemic will end soon. Ang Kuya King, the aspiring model lagong Britney. Hanggang sa uli. Alam!